lahat ng tao gustong malaman ang steps, ang strategies kung paano yumaman. Pero ito ang totoo. Kung information lang ang kailangan para yumaman, lahat tayo ay multi-millionaires na with six-pack sexy abs. Dahil sa panahon natin ngayon, lahat ng information, lahat ng strategies na kailangan natin to succeed is just right at our fingertips. Pero bakit ang daming tao pa din ang hindi ma-achieve-achieve ang goals nila, lalo na financially? Alam mo kung bakit? Dahil I believe that mindset is more important than strategy. Parang isang puno, tingnan mo yung picture na to. Yung taas, yung visible, yung nakikita natin, the branches, the trunk, ito ang strategy. Ito yung how, ito yung steps. Pero yung part na nasa baba, yung nagbibigay sa puno ng structure, ng laki, ng lakas at stability, that is the root system. Hindi natin yung nakikita, pero without it, hindi lalaki yung puno at lalong hindi mamumunga. Ang root system na yon ay katumbas ng mindset natin. Ang puno has to grow downward first. Establish the root system first bago umusbong at lumaki yung mga sanga. Sa parehong paraan, kailangan natin magkaroon ng mga tamang mindset muna bago tayo maging successful. Kaya naman sa video na to, i-share ko sa iyo ang 7 mindsets na dapat meron ka para yumaman at maging masagana ang buhay mo at ng pamilya mo. Kasi if your mind is not geared towards achieving success, wala ding mangyayari. Pero kapag naprogram mo ang isip mo to function and operate like that of a multi-millionaire, you are one step closer to achieving financial success. Ang unang mindset na dapat meron ka ay yung always thinking big. Kapag kumausap ka ng mahirap at tanungin mo siya kung ano yung realistic goal niya sa buhay, almost certain ang sasabihin niya sa'yo, "Ay, naku, makakain lang kami 3 beses sa isang araw, okay na." O, "Magkaroon lang ako ng disenteng trabaho, pwede na." O kaya naman, "Magkaroon lang kami ng bubong na masisilungan, masaya na ako." They think small. And guess what accomplishments they will have? Siyempre, very small din. Karamihan sa atin, hindi naman sinasadyang mag-isip ng ganon. Someone else made us think this way. Either nakuha natin sa mga magulang natin o sa mga tao sa paligid natin. Pero we are responsible for changing it. Kung mag-iisip ka lang din, why not always think big, di ba? Sa tingin mo, mababago ba ng Tesla ang automotive industries natin ngayon kung yung ninong ko sa kumpil na si Ninong Elon did not think big? Of course not, di ba? Ang mga billionaires at millionaires ay may habit of thinking as big as possible. Lagi nilang gustong ma-achieve yung sa tingin ng karamihan ay imposible. I believe ito ang number one mindset na kailangan mo ma-acquire dahil lahat ng great achievers, lahat ng mga pinakamayayaman tao sa mundo, they all start with one thing. They think big. Ang pagiging successful o ang pagyaman ay hindi magic trick at lalong hindi pumipili si God ng ilang tao lang para payamanin habang yung karamihan ay hindi. Yung mga mayayaman, si Ninong Elon, Lolo Warren, o kahit yung mga local na lang sila Ninong Manny Villar at Uncle Manny MVP Pangilinan, pati na rin si Millionaire in You. They're not better person than you o hindi sila mas mahal ni God kesa sayo. Binigyan niya tayong lahat ng power of choice. At merong kang say doon. You can decide to be rich and with God's help, sobrang achievable nun. What makes it hard ay yung lack of belief mo na pwede din yung mangyari sa'yo. You have to think it's possible for you. Kailangan mong paniwalaan na you deserve it. Always think big and believe in the abilities at skills na binigay sa'yo ni God. Number 2, kailangan mo maging goal-oriented. Siguro iisipin mo, naku, eto na naman tayo sa goal setting. Every January, nagsiset naman ako ng goal eh, pero wala naman nangyayari. Let's face it, sobrang liit ng chance na maka-achieve ka ng something good kapag hindi ka nagset ng realistic goals. Pero bakit maraming hindi nakaka-achieve ng mga goals na sineset nila? Kasi karamihan, malabo pa sa sabaw ng puset yung sineset na goals. Katulad ng,
magiging mayaman ako balang araw. Hindi to goal, this is a wish. Pagdating sa goal setting, hindi ka dapat maging vague, kailangan mo maging specific. I want to earn 1 million pesos in income in the next 12 months. Now that's a goal. Pero it doesn't stop there. Maraming tao din naman ang nagsiset ng big goals pero it's so big na overwhelm sila to the point na they stop trying. So, paano ba ma-achieve yung big goals mo? Reverse engineer it. Let's say gusto mong kumita ng 1 million pesos income in 1 year. I-divide mo yon into 12 months. So, that would be 84,000 pesos monthly. Then, divide it weekly. So, kailangan mo lang kumita ng 21,000 pesos in a week. And then, finally, divide it daily. So, to get to 1 million pesos income in 12 months, kailangan mo lang palang kumita ng 3,000 pesos araw-araw. Then, from there, develop a plan on how you can achieve that daily income goal. Kung may business ka at kumikita ka ng 1,500 per day, then you need to double down kung ano may ginagawa mo. Maybe learn and be better sa marketing o kaya naman try some giveaways to attract more customers. Figure out what you need to do, what you need to focus on, anong skills ang kailangan mong i-upgrade to reach that daily income goal na makakatulong sa iyo ma-achieve ang big financial goals mo. Number 3, focus on creating money machines. Ang isang malaking pagkakaiba ng mga millionaires sa karamihan ay they focus on creating money machines first. Habang ang karamihan ng mga tao ay nakafocus sa pagbili ng mga latest gadgets, branded clothes as shoes, latest cars, or they simply focus on spending. Don't get me wrong ha, ang mga millionaires also buy nice things pero binibili nila yon after nilang makapagtayo ng mga money machines and they use the income mula sa mga money machines nila to buy the things they like. Naintindihan ng mga millionaires na you don't make money by spending lavishly at hindi ka yayaman kapag umasa ka lang sa day job mo. You have to build something on the side. Kaya naman most millionaires ay yumaman dahil sa pagkakaroon ng mga businesses, pagkakaroon ng mga income generating real estate properties, at pag-invest sa paper assets. Tandaan mo, we only have limited time sa isang araw and when you don't leverage other people's time, other people's money, other people's resources and talent sa pagkakaroon ng mga businesses, at you don't make your money work for you by investing on real estate at paper assets, hindi mo maaabot ang income level that will make you rich dahil laging may limit ang kinikita mo. Ang bawat pera mo is a seed that can potentially give you more money. Kaya wag mo lang basta gastusin lahat yon. Start creating money machines now. Kahit maliit muna sa umpisa, maybe pag-invest ng 1,000 pesos sa stock market o pag-umpisa ng maliit na online store. Kapag tinuloy-tuloy mo to, eventually mas malaki na ang kikitain mo mula sa mga money machines mo who are working 24/7 para sa'yo. Number 4, be an eternal student. May mga taong may maling paniniwala na their learning is done the moment they graduated college. That's not true. Kasi how do you expect to grow kung hindi ka willing to continuously learn? Lahat yata ng mga fina-follow, iniidolo at tinuturing kong mentors, mga super successful at multi-millionaires, lahat sila have something in common. They are all eternal students. I was watching my Uncle Bill Gates one time at tinanong siya if he was given a superpower, what will it be? Habang iniisip kong magkaroon ng ability maging invisible o kaya naman magkaroon ng super saiyan power katulad ni Son Goku, nagulat ako sa sagot ni Uncle Bill. Sabi niya, I want to have the ability to read super fast. Meron siyang hunger to learn more. And the same goes with all very successful people. Naniniwala sila na learning is an unending venture. There is always something to learn. Wala ka mang hilig sa pagbabasa ng libro? Pwede ka namang manood ng mga educational videos lalo na about financial education at wealth creation. Devote maybe 1 or 2 hours of your time araw-araw para dito.
kesa nauubos lang yung oras mo sa mga unproductive na bagay. Kung yung mga very successful nga, hindi tumitigil matuto, hindi tumitigil i-develop ang skills nila, and learn from others who are slightly ahead of them sa ibang bagay, ikaw pa kaya na nag-uumpisa pa lang sa journey para yumaman? Kaya never stop learning, never stop growing, and soon, you will reap the rewards. Number 5, overcoming failure and obstacles. Maraming tao ang hindi natutupad ang pangarap nila at yun ay hindi dahil sa obstacles o failure. Maraming tao ang hindi natutupad ang pangarap nila because they simply give up. Yung mga nag-succeed ay hindi tumigil sa isang failure. Hindi sila tumigil sa 10 failures, hindi sila tumigil sa 100 o sa 1,000 o kahit sa million failures pa. Sinabi nila sa sarili nila na, "This is my dream and I'll do whatever it takes to achieve it." They learn the lessons from every failure. They learn faster, work harder, they work smarter. And they never quit until yung dream nila is a reality. Yan ang difference between successful and unsuccessful. Ang failures will make most people give up. Pero failures and obstacles makes winners stronger. Failures makes winners hungrier. Winners don't enjoy failures, pero they would never let failure stop them. Kaya naman, next time you encounter failure, remember when you're a kid at nag-aaral magbisikleta. Nagdaan ka sa failure after failure after failure, diba? Natumba ka na maraming beses, pero bumangon ka ulit at nagpatuloy dahil alam mo, yung pagbaksak na yon, yung failures na yon, ay kailangan para matuto kang bumalanse at ma-enjoy ang pagbibisikleta. Ano nangyari nung tumanda na tayo? We got soft. We became weak. We came up with excuses. Naku, baka hindi para sa akin to. Gusto ko isang try lang maging millionaire agad eh. Tell yourself to get back on the bike. Learn while you fail and make sure you get better and stronger. Trust the process. Ang failure is a teacher. It will bring the best out of you. Parang tea bag. Lalabas lang ang totoong flavor nito kapag nilubog mo to sa mainit na tubig. Kaya never, ever quit. Number 6, focus on your game and take action. God gave you a particular gift o talent or skills to play your own game para mag-succeed ka. Focus on your game. Pero ang malaking problema ng maraming tao ay hindi nila alam kung anong game ang dapat nilang pagfokusan. And here's why. Kasi most people do not take action long enough for them to discover their gift. Hindi sila gumagawa ng move long enough for them to figure out their game. You got to take action. Nike says it all in 3 words. Just do it. Yes, you will make mistakes. Yes, you will fail. Okay lang yon kasi for every step you take, palapit ka ng palapit sa pangarap mo. Nothing will happen unless you move. At kapag na-discover mo yung game mo, stick with it. Alam mo ba kung ano yung common sa mga ginagawa ng mga mayayaman? Ano yung common kina Uncle Bill, Ninong Elon, Lolo Warren at sa lahat ng mga very successful na taong kilala mo? They are not working. They're playing. They love what they do. Kagaya nga ng sinabi ni Richard Carlson, when you love what you do, it's difficult not to succeed. At kung nagugustuhan mo yung video na to, huwag mong kalimutang pitikin yung like button. Maraming salamat. At number 7, operate on faith. Gawin mo lahat ang magagawa mo. Gawin mo ang best mo. And at the end of the day, surrender it all to God. You have to live with the expectation na God will do the rest. Believe na great things are coming your way. Alam mo ba na when you ask God for something, pinapadala niya yun agad sa'yo? When you pray for something, binabagahi agad yun ni God na parang isang balikbayan box at pinapadala niya yun agad sa'yo. Pero hindi siya nagbibigay ng date kung kailan darating yung package na yun. He gave that decision to you. You have to claim it kung kailan mo gusto.
Ang problema, akala ng maraming tao parang lalamove yun na i-deliver right in their doorstep. No, God shipped it on Faith Street. Pero karamihan ng mga tao hindi naman nagpupunta sa Faith Street, kundi paikot-ikot lang sila sa I Don't Believe It Boulevard or sa It Took So Long Avenue. Pero all the while, yung package ay nasa Faith Street lang at pag hindi mo yon nireceive, it will be sent back. That's how it works. Do you know why? Kasi yung journey is more important kay God kaysa sa package. Kasi only through the journey sa Faith Street will you develop the right character to be able to handle the package the right way. Imaginin mo if you ask for 1 million pesos and he shipped it directly to you. Kahit yung character mo ay pang 20,000 pesos pa lang. What will happen? You will lose it all. At pwede pa nitong masira ang buhay mo at ng pamilya mo. Tignan mo na lang yung nangyari sa karamihan ng mga Lotto jackpot winners, di ba? And God don't want that to happen to you. Kaya have faith na yung pangarap mo ay nag-iintay na sa'yo. Pagdating naman sa pag-handle ng pera, may mga wise strategies ang mayayaman kaya sila yumaman. Kung gusto mo yung madiskubre, i-check mo naman yung video na to. Peace out!